What's going on, everyone? Bakit nga ba in high demand ang American bullies? Why is it so hot right now? Yun ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Isa sa pinaka-hot or isa sa pinaka-in-demand na breed sa buong mundo ay ang American bullies. Bakit nga ba? Bakit siya high in demand? Bakit siya sought after ng mga dog lovers all over the world? And of course, dito sa Philippines. Ayoko bang parang gawin siyang parang related sa economics or related sa market dynamics, but hindi natin yun maiiwasan. Ang katotohanan nun, the laws of supply and demand nag-a-apply rin sa dog breeding, dog business, and basically the hobby or passion of having dogs. So, ngayon, sa totoo lang, very high ang demand ng ating breed na pinakamamahal. Marami ring supply. Although sa laws of supply and demand, pagka ang demand ay masyadong pataas at ang supply ay steady lamang, hindi siya tumataas, hindi siya bumababa, then nadidictate natin ang presyo kasi sobrang taas, sobrang daming may gustong bumili, pero ang supply, ang availability ay nandyan lang. Hindi siya umaakyat, hindi siya bumababa. Sakto lang, steady lang. So, ang ibig sabihin nito, madidikta natin ang presyo. Kaya ngayon, titignan naman natin sa kabilang banda, kapag bumaba naman ang demand, pero steady pa rin ang supply, ganun pa rin siya katulad ng dati, baka doon na natin ma-experience ang pagbaba ng presyo. Hindi ito rocket science. Ito ay isang common knowledge sa business, no? Pero siguro kaya kong magbigay pa ng 5 factors kung saan nakikita ko ang mga rason kung bakit very high demand for our American bullies. Ito po yung 5. Ang first factor, bakit high demand for our American bullies is because right at the bat, ito naman talaga a spectacular breed. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Babae, lalaki, matanda, bata. Pag nakita naman talaga yung American bully, mapapawaw eh. Kasi meron siyang angking charisma, wow factor na lagi nating sinasabi. Pero totoo po yan, kahit cliche na siya, kahit lagi na siyang paulit-ulit parang sirang plaka, yung wow factor talaga ng American bully nandun eh. Innate na eh. Nandun na sa kanya eh. Cute sila, pagiging puppy. Bibili mo sila puppy. Tapos pag nag-mature, pag lumaki, pinapakita yung pagiging macho, pero napaka-gentle pa rin. Spectacular talaga. Family companion, napakabait, ang sarap alagaan, hindi naman very high maintenance, tapos may kasamang cool factor pa, di ba? So talagang basically, ang unang-unang rason bakit naman talaga high demand ang ating American bully is because it is really a spectacular breed. I think you agree with me, right? And the second reason, bakit nakikita ko na talagang high in demand ang ating breed, American bully, is good or great promotions. Isa na dyan, ay pagmamalaki ko kung saan yung ABKC na ako'y nabibilang bilang isang senior judge dito sa ABKC, eh worldwide talaga, before the pandemic, before all this COVID-19 have happened, ay talagang sobrang lakas. Meron po tayong show sa Russia, all over Europe, UK, Asia, United States, lahat po ng country na huhumaling na i-in love dito sa breed na American bully.
sa States po, halos weekly, meron po silang ABKC shows. So, ganun po, bakit ko po sinasabi to? Doon po nakikita na napropropote po ng tama itong American Bully. It is being promoted properly through shows. Bakit po ba? Ano po ba yung napupulot natin pagdating sa dog shows? Sa dog shows, nakikita natin na kaya nilang makisalamuha sa bata, matanda, lalaki, babae. Alright? Nandun eh. Family pet siya, family companion siya. Nakikita rin kung paano siya gumalaw dun sa show ring. Nakikita kung paano siya i-inspect at paano siya tumindig ng napaka, alam mo yun, napaka macho. Pero it is still graceful when it moves. So napropromote talaga yung ano yung character, ano yung attitude, ano yung angking charisma. Lagi lang kasi natin minsan nakikita sa photos, sa videos, pero pag sa shows at nakikita nyo sila sa personal, maniwala kayo, ibang-iba po. Kaya nga po yung mga hinahangaan yung mga aso sa social media, pag nakita nyo yan, in person, I am telling you, majority of the time, you will be more enamored sa kanila kasi talaga pong yung wow factor nila, yung attitude nila, nakikita nyo in person. So, proper promotion, great promotion by ABKC, but I'm not only singling out ABKCs. Dito sa Philippines, mga local clubs natin. Kaya kudos po sa mga local club officers na nagpupunta iba't ibang lugar sa Philippines na napopromote itong American Bully. Isa po ako parte, ako dati ng mga local clubs and I'm very proud na dyan ako nagsimula. At ang saya-saya ko, dahil muntikan na talagang, I would say, almost namatay ang breed na to dito sa Philippines. Pero isa rin ako sa mga nakakita at gumawa ng paraan para talaga siyang mabuhay uli. At ngayon, tinatamasa po natin itong pagiging successful nitong American Bully breed. Hindi pa man ito sobrang tandang breed, pero collectively, itong American Bully community dito sa Philippines is becoming very successful because it is starting to be an educated community. Kaya tuloy-tuloy lang po natin, alright? Ang third naman na reason bakit in demand itong American Bully is, nabanggit ko a little bit kanina, second reason, is yung social media eh. Social media, yung Facebook, Instagram, Twitter, lahat, sama na natin ang YouTube, na napropromote eh. Maski nasan kang part ng mundo, mga kababayan na nating nasa barko, mga kababayan nating nasa oil rig, nasa hospitals, nasa iba't ibang parte ng mundo, Alaska, Canada, lahat. Nandyan lang eh. Nasa cellphone natin, nakikita na i-expose na yung tao through social media. Sobrang accessible. Although, photos and videos lang yon, pero it suffices for the time being pag hindi mo sila nakikita in person. So, sobrang laking tulong nitong social media kasi, oh, pag binabrowse mo newsfeed mo, nakikita mo, bakit ang dami? May nagpo-post ng binibenta nila. May nagpo-post ng pre-promote lang nila kasama nila yung family nila. May nagpo-post na talagang picture lamang ng aso at alam naman natin yung wow factor nito. Isama mo na yung wow factor mismo ng aso, sama mo yung attitude niya kaya lagi siyang kasama ng pamilya, niyayakap ng mga bata, so nakikita natin lahat yun sa social media. So it plays a big factor. Bakit in demand ito? Kasi sobrang dami nang nagpo-promote and ang algorithm ng social media, once na marami nakiklik, mas nai-spread out ito, ma-promote. Kaya ipagpatuloy po natin mag-promote through social media. The fourth reason why this American Bully breed is so in demand is because it's relatively new.
It's basically a 30-year-old breed. And as other things, just like other things, just like other materials, anything that is new, it may generation of interest. It generates interest. If there's a new iPhone, a new Samsung, a new Huawei, a new Canon, a new Nikon, a new Sony, it generates interest. A new drop on Jordan 1, a new drop on Yeezy, it generates interest. And basically, ang ating breed ay bago. Nanggaling ito sa mga ninuno ng Pitbull, American Staffordshire Terrier na talagang hundreds of years old na. And some other bulldog breeds na talagang centuries na sila. Pero 30-year-old breed, it's very, very new. Pero may maganda na siyang momentum. Meron na siyang magandang track record. Why? Na-establish na yung breed eh. Yung American Bully breed. Nasulat na kaagad ang written standards. Alright? Napopromote pa ng shows. So kahit ito ay isang bagong breed, it is being done properly. Alright? Through shows. Through proper promotion sa social media. And sabi ko nga, pang-apat na rason, bago to eh. So maraming nagkaka-interest. At once na itong mga nagka-interest na to, ay na-discover talaga nila yung essence ng breed na to, wala na. Hook na. Alright? Ito yung virus na hindi ka nagagaling. Pag na-inhale mo ang bully virus, hindi ka nagagaling. In a positive way. Alright? And last but not the least na reason why I think bakit sobrang in demand ang American Bully is image. May cool factor ito eh. Why? It is a unique breed na kung saan, I will label it as a unique breed, na kung saan napaka-macho niyang tignan. And machismo is universal. Yung pagiging macho, whether lalaki ka or babae ka, pag may macho kang aso, meron certain image, may cool factor siya. I'm talking here sa image nito positively. All right? Alam ko kaya itong ma-convert negatively pag masyado kang pa-cool, masyado kang mayabang. But no, I'm trying to be proud lang nitong breed na to. Na kung saan kung ito ay pagmamayari mo, kung meron kang American Bully, there's some cool factor affecting your mindset eh, na parang kung babae ka, hawak-hawak mo ang isang napaka-machong American Bully, may cool factor talaga eh, may hatak kumbaga. At lalo na kung lalaki, na yung lalaki, masyado na siyang yung ego niya, masyado niyang binibuild up sa sarili pa lang niya, na feeling niya, lalaking lalaki talaga siya at machong-macho siya, samahan pa natin ang machong alaga. So, nandun talaga yung image na napropromote pa at napupush pa yung machismo image na kung saan, sana i-take nyo to positively na kahit babae, lalaki, anuman gender, na ipupush eh yung image nito positively, alright? Don't get me wrong. But I think these are some of the most important factors why in demand ang American Bully natin. Sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag po tayong magatubili at huwag po kayong mag-hesitate kung nagkakaroon kayo ng interest sa mga videos ko na mag-subscribe, click the notification bell. And sana makita-kita tayo next video ko. Alright?